Okay, hayan. At ito nga mga kaibigan, ang nasubrahan ng talino na abogado na si Topacio ay merong buwelta dito po kay Mayor Janice Digamo. At ito nga no, mga kaibigan, ang atin pong tatalakayin sa ngayon. Pero bago po yan, ay welcome back ulit dito sa Rapido TV. Kumusta po ang lahat na way na sa mabuti pong kalagayan at mag-iingat po tayo palagi sa ano po tayo naroroon. At ito nga no, dahil nga doon sa statement no ni Mayor Janice Digamo na kine-question po niya yung pagkikita ni dating Senador Manny Pacquiao at ito nga si Arnie Tibes doon sa Bansang Timor-Leste, mga kaibigan. At nakikita po natin sa video, di ba, na nagyayakapan pa itong dalawa, no? Ang higpit po ng kanilang pagyayakapan, mga kaibigan. Kaya marami din po ang ating mga kababayan na mga nagagalit dito po kay dating Senador Manny Pacquiao. Dahil alam po naman natin na itong si Arnie Tibes sa ngayon ay pinaghahanap na ng batas dahil meron na nga po siyang kaso na nandyan po sa korte, mga kaibigan. At mismong itong si Mayor Janice Digamo ay meron din po siyang statement na pinalabas na ito raw nga pagkikita nila ni Arnie Tibes ay parang illegal, mga kaibigan, no? Ang kanya pong sabi sa kanyang statement. Kaya ay panoorin na natin ang video na ito para sama-sama po tayo na magbigay ng ating mga public opinion. Sabi ni ano, Pamplona Mayor Janice Digamo, itong meeting daw between with chance or not, no, yung meeting ni Pacman tsaka ni dating Congressman Teves, sabi niya, not only does this interaction raise serious ethical and legal questions, it undermines our nation's international image. So may legal questions din daw po nun, kasi niyakap po ni Teves si Pacman, so meron daw pong legal questions. Paano naman naging legal question yung pagyakap? Eh, napapakamot na lang ito ng ulo. Siguro, itanong nyo na lang kay Mayor Digamo. Pero sir, kayo ba nagkausap na po ni Congressman Teves? Kasi I'm wondering kung ano yung kwento niya tungkol doon sa pagkikita nila ni Senator Manny Pacquiao. Yun po ba planned? Nagkataon? Ano po yung napag-usapan nilang dalawa? Hindi po namin napag-usapan yun. Ang amin pong pinag-uusapan ay pawang mga legal po. Kasi ang pagka nagre-report po ako sa kanya, katulad po ngayong araw na ito. Ito na nga mga kaibigan. No? Ito nga si Attorney Topacio. No? Eh siyempre, hindi po niya yan sasabihin na mayroon po silang pinag-uusapan patungkol doon sa pagkikita ni dating Senador Manny Pacquiao at ito nga si Arnie Tibes. Bakit na naman po niya sasabihin yan sa public, mga kaibigan? At kung sasabihin niya ay talagang questionin po siya dyan, no? Sa mga nagtatanong sa kanya, mga kaibigan. Kaya ay wala po yung sasabihin. Kahit na mayroon po silang pinag-uusapan patungkol nga, imposible naman na wala, mga kaibigan. Sino pong maniniwala sa kanya na wala? Na siyempre ay pagkakausap po niya, itong kanyang busing, talagang mapag-usapan po yan, mga kaibigan, ang patungkol sa pagkikita po nila ni dating Senador Manny Pacquiao. Bukas po, October 4, ay meron pong Digamo murder case sa aking pakay po ng aming pag-uusap. Naku, sir, sorry ah. Pakiulit kasi medyo na putol-putol po kayo nung kinukwento po ninyo yung mangyayari bukas. Pwede pong pakiulit yung part na yun. Meron po kaming initial hearing, arraignment po, doon sa Digamo murder case sa Manila RTC, sa Branch 51. So yun po ang pakay po. Yun po ang topic ng aming conversation kanina at kahapon kapag ako'y nagre-report sa kanya. At kahit na namin po natalakay yung kay Senator Pacquiao sapagkat yun naman po ay labas dun sa legal strategy po namin. Nako, attorney, sabi niyo po ang pinag-uusapan po ninyo ni dating Congressman Teves, no, ay puro legal concerns. Eh sabi ni Pamplona Mayor Janice Digamo, itong meeting daw between with chance or not, no, yung meeting ni Pacman tsaka ni dating Congressman Teves, sabi niya, not only does this interaction raise serious ethical and legal questions, it undermines our nation's international image. So may legal questions din daw po noon. Kasi niyakap po ni Teves si Pacman, so meron daw pong legal questions.
Paano naman naging legal question yung pagyakap? Eh, napapakamot na lang ako ng ulo. Siguro, itanong nyo na lang kay Mayor Degamo kasi mukhang hindi naman siya yung gumagawa ng statement niya. Pinagagawa lamang naman yan. Mukhang hindi niya naintindihan yung ibig sabihin ng mga nire-release yung statement na galing sa kanyang abogado. Ayan ano, mga kaibigan, at narinig po natin itong mga paliwanag nito pong abogado na sobrahan po ng talino na si Attorney Tupacio. At yun nga no, sa nasabi ko, yun ang pagtatanong kung napag-usapan ba nila itong ang pagkikita nila ni dating Senador Manny Pacquiao at itong ang si RD Tibes dyan po sa Bansang Timor Leste, eh sabi ko nga ay hindi po niya yan sasabihin sa public, mga kaibigan, na napag-usapan po nila yan. Kanila lang yan, mga kaibigan. At siyempre, napag-usapan po nila yan kahit na sino pong tao na katulad niya na isa po siyang abogado ni Tibes, siyempre ay matanong din po niya yan diyan po sa kanyang busik, mga kaibigan. Pero siyempre ay para sa kanila lang yan. Hindi po niya yan sasabihin dito sa media, mga kaibigan. No? At doon naman po no, sa statement ni Mayor Janice Digamo, no, na binibultahan nga nitong abogadong na sobrahan ng talino na si Mayor Janice Digamo lang daw ang tanungin doon po sa kanyang statement at parang hindi raw niya naintindihan yung pong kanyang statement na pinagawa lang sa kanyang abogado na si Attorney Baligod, mga kaibigan. Tagang itong si Attorney Tupacio, mga kaibigan, kung magsalita parang mayroon pong something itong tao na ito, no? So dito po no sa sinasabi na mayroong legal question nga no base sa statement ni Mayor Janice Digamo. Alam ko po na marami din pong mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga sumusuporta kay Litgob Aruel Digamo, yung mga tao na nagnais na makamtan ang hustisya, no, ay talagang nagtaka po sila at mayroon pong mga katanungan dito pong pagkikita nila ni dating Senador Manny Pacquiao at itong ang si Arnie Tibes. At kung nakita po naman natin yung video na talagang mayroon pong kakaiba doon po sa kanilang pagkikita. Dahil yung pagyayakapan lamang nila, mga kaibigan, ay sobrang higpit, no? Para bang magjuwa na matagal na hindi nagkikita, mga kaibigan, yung pagyayakapan nila. At matagal yun, nasa mga 15 minutes o 10 minutes yun, mga kaibigan, di ba? Parang miss na miss po nila ang isa't isa, mga kaibigan, no? So, pagkatapos doon, nung kanilang yakapan ay naglalakad po sila, pumunta sa mga event na pinuntahan din po ni dating Senador Manny Pacquiao, pero sa hindi naman po lahat na mga event, mga kaibigan, no? At talagang kasamang-kasama po sila, dalawa, no? At siyempre, sa mga pag-iikot po nila, talagang meron po silang mga pinag-uusapan ni dating Senador Manny Pacquiao at itong si Arnie Tibes, mga kaibigan, no? Pero hindi lang po natin alam, no, kung ano po ba talaga ang kanilang pinag-usapan at base na rin po sa mga komento ng ating pong mga kababayan, mayroon pong mga positive comment, mayroon din pong mga negative, no. Karamihan po ay negative talaga. Dahil nga ay kung ating ang titingnan, no, yun pong pagkikita po nila doon at ito naman pong si dating Senador Manny Pacquiao, alam po naman niya na itong ang si Arnie Tibes ay pinaghahanap na ng batas, mayroon na pong warrant of arrest, no. Eh hindi po niya dapat yun gawin na parang normal lang ang kanila pong pagkikita na wala pong nangyayari doon kay Arnie Tibes na yung ang napagiging isang terorista at pagiging wanted na rin po sa batas, di ba, mga kaibigan? Hindi na po katulad nung sila po ay nagsasama sa kanila pong panahon po ng kampanya sa eleksyon. At sa ngayon, dahil ngayon po si Arnie Tibes, mayroon na pong kaso na hinaharap at saka mayroon na nga warrant po, mga kaibigan. Ano? At isa pa, ay na-declare na po na isang terorista. So, dapat yun ay naisip din po ni dating Senadora Manny Pacquiao, no? Pero
sabi ng iba na itong ang si dating senador Manny Pacquiao ay talagang hindi po siya makakalimot ng utang na loob, mga kaibigan, dahil mayroon pong utang na loob talaga itong si dating senador Manny Pacquiao panahon nga nung eleksyon, dahil ay sinusuportahan talaga siya nito pong si Arnie Tibes, kahit nga yung private plane, no, ni Arnie Tibes ay nagamit pa, no, ni dating senador Manny Pacquiao, mga kaibigan, no, panahon po sa kanya pong kampanya. So talagang todo support po itong si Arnie Tibes dito po kay dating senador Manny Pacquiao, no. So pero hindi po yun parang dahilan na kahit na mayroon kang utang na loob, no. Pero sa ganun kasing pangyayari, mga kaibigan, ay iba na po ang status ni Arnie Tibes. Meron na po siyang, sabi ko nga, meron na po siyang kaso. So hindi na po sana, katulad nung dati, ang kanila pong samahan, di ba? Meron na po sana ang gap, no? Hindi naman po sa hindi po niya pansinin. Pero dapat ay bigyan po niya ng gap yung kanila pong pagkakaibigan sa ngayon, dahil ay iba na po ang status nitong si Arnie Tibes, or payuhan po niya na harapin ang kaso, patunayan po sa korte kung talagang wala po siyang kinalaman sa mga kaso na naisampa sa kanya. Diba? Ganun po ang talagang kaibigan. Kaibigan, no? Dapat ay huwag mong itolerate yung ginawa ng iyong kaibigan na masama. Hindi po maganda. Diba? At ito pa, mga kaibigan, yung nangyayari ngayon sa bagong ating nabalitaan patungkol sa tatlong vlogger na nag-interview nga dito po kay dating Bucor Chief General Bantag. Diba? Doon sa kanilang pag-interview, parang sa isang platform ng social media yung mga kaibigan, kundi sa Zoom or sa StreamYard, doon po sila nagagawa ng kanilang interview, mga kaibigan. Pero sa ganun pong ginawa nila ay kakasuhan po sila ng DOJ, mga kaibigan. How much more itong nangyari kay dating Senador Manny Pacquiao at kay Arnie Tibes, na nagkikita sila in person at talagang nagyayakapan at patuloy na nag-sama-samang pumunta doon po sa mga ibang event na pinuntahan ni dating Senador Manny Pacquiao dyan sa bansang Timor Leste. So di ba? Kung meron pong pagkakamali yung pong mga vlogger na nag-interview kay DJ Bantag, dahil alam po naman natin si dating Chief Bucor na si General Bantag ay wanted na rin po siya, dahil nga ay pinaghanap din sa batas. Katulad din po siya kay RDT West, mga kaibigan. So, diba? So, kung atin pong titingnan ito pong mga pangyayari na ito, ibig sabihin na mayroon din pong dapat sagutin itong si dating Senador Manny Pacquiao dito po sa pangyayari ng kanila pong pagkikita in person, no, mga kaibigan. So, doon pa lang, sa ating nakikita, mga kaibigan, yung pong higpit na yakapan at yung nakaakbay pa sila, naglalakad, mga kaibigan, doon natin makikita na todo support pa rin po itong si dating Senador Manny Pacquiao dito po kay Arnie Tibes. So, diba? So, nangyayari dito sa tatlong vlogger na kinasuhan ay dahil sinusuportahan po nila itong wanted na tao. So, ganoon din po ang ginawa ni dating Senador Manny Pacquiao, di ba? Sinusuportahan pa rin po niya itong si Arnie Tibes. Dahil nga, mayroon daw ang utang na loob. Yun naman po ang sinasabi. At malabo pong paniwalaan na chance encounter lang po ang kanila pong pagkikita. Di ba? Dahil makikita po naman natin, mga kaibigan, yung makikita kayo ng iyong matagal na kaibigan na hindi po niyo, ilang taon na hindi mo kayo nakikita, nasa isang halos higit na isang taon na, at bigla po kayong nakita sa isang lugar. Di ba? Medyo meron pong parang magugulat ka, no? Mabibigla, ganun, di ba?
Pero yun pong pagkikita nila ay wala. Normal lang po, no, mga kaibigan. So, doon pa lang ay mayroon na po tayong napansin na parang kakaiba po, mga kaibigan. Pero, doon nga sa sinasabi ng pagpunta ni dating Senador Manny Pacquiao ay inimbitahan po siya ng Prime Minister ng Bansang Timor-Leste. So, yun lang po, no, mga kaibigan. Ang tinlang po dito, tama naman po si Mayor Janice Digamo na dapat ay questionin itong pagkikita nila ni dating Senador Manny Pacquiao at Army Chibis. Para malinawan po ang lahat. Dahil ang nangyayari yung mga kaibigan, marami po ang nagagalit. Marami ang nagagalit kay dating Senador Manny Pacquiao kaysa sinusuportahan ang isang pinaghahanap na ng batas. Tuloy, tama naman po, no, ang obserbasyon ng ating mga kabayan dahil nga sa ginawa niya ngayon ay nandyan pa rin po ang suporta po niya dito po kay Arnie Chavez, mga kaibigan. So, ano po inyong masasabi dito po sa mga pinagsasabi ni Attorney Topacio? Actually, mga kaibigan, no, parang kanina ata siguro, no, natapos yung hearing po nila, mga kaibigan, no, na yung pong pagsimula po ng hearing, mga kaibigan, no, ay parang nagsimula po ka kanina. Parang sa nalalaman ko ay pizza 4 ata yun, mga kaibigan. So, wala pa po tayong update yan, mga kaibigan. Hindi pa natin na makukonfirm, no, kung mayroon na bang nangyayaring hearing dito po sa kaso ni Arnie Chavez. Pero base po sa sinasabi nga ni Attorney Topacio, yung pinag-uusapan lang po nila ay patungkol nga dito sa hearing po na gagawin, mga kaibigan, no, which is ay kahapon po ang video na ito. Sabi niya ay bukas. So, nangyari siguro kanina yung sinasabing hearing. So, yan po ay ating abangan, no, kung ano man po ang update patungkol po dyan sa ginawa po na hearing na yan, mga kaibigan. So, ayan, no, kung ano po inyong mga komento, mga reaction dito po sa ating tinatalakay, paki-comment lang po dyan sa ating comment section, mga kaibigan. At ako po, no, ay muling magpapasalamat sa lahat po na patuloy na nakasubaybay at sumusuporta dito po sa aking mga ginagawa po ng mga reaction na video, mga news update. Ayan, no, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no. At sa ating pong mga kababayan dyan po sa Negros Oriental, ayan, no, maraming maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa ating mga kababayan, Luzon at Visayas at Mindanao, ayan, no, maraming maraming salamat po. At sa ating mga KOFW, ayan. At mag-iingat lang po tayong lahat kung saan po tayo naroon, lalong-lalo na po sa ngayon, no. Medyo may napabalita nga na mayroon naman raw pong bagong pumapasok na sakit, no, na nakakahawa. Kaya ay dubling ingat lang po, no, mga kaibigan, dahil sa delikado raw po itong bagong sakit na nandito naman po sa ating pong mundo ngayon, no. So, dubling ingat lang po, no. At kung nagustuhan po ninyo pala ang video na ito, paki-like naman po, mga kaibigan. At kung maaari ay paki-share na rin po. At see you po sa next video po. God bless you, Lubas. Palaging mag-ingat at saan kayo naroon.